Dalawang buwanding nakalibre sa LRT2 ang first-year college students na sina Leigh, Joanna at Christine. Malaki ang tipid nila sa pasahe na aabot sa 300 piso kada linggo. Kaya ikinalungkot nila na huling araw na ngayon ng libreng sakay. Marami rin pong gastusin sa school and kahit pa paano nababawasan po yung isipin namin kasi po libre po siya. Nakakalungkot kasi last day na ngayon and sana lang po talaga napatuloy lang. Kasi po from sa bahay po namin, kailangan ko pong mag-jeep and LRT1 po. Then pagdating ko po dito, may libreng sakay po na pwede po akong makabawas sa pamasahe ko po. Bumili na rin ng beep card para sa mga susunod na araw ang grade 11 student na si Sheen na magsisimula pa lang mag face-to-face classes sa isang universidad. Nanghihinayang ang kanyang nanay sa matitipid sana kung mapapalawig pa ang free ride. Si libreng sakay, malaking tulong po talaga sa parents at sa mga estudyante. Dagdag sa baon na lang nila yon. Sana i-extend nila. Sana hanggang matapos na lang kung pwede naman. Nauna nang sinabi ng Light Rail Transit Authority na hindi kakayaning palawigin ang libreng sakay dahil kailangan maglaan ng pondo para palawakin, isaayos at ipa-upgrade ang linya ng tren. Umabot din kasi sa 30 milyong piso ang nawalang kita ng LRT2 sa nakaraang mahigit 2 buwan. Ayon sa LRTA, bibigyan naman ng 20% discount ang mga mag-aaral na may ipapakitang valid school ID simula Linggo, November 6. Pero para sa mga mag-aaral, hindi sapat ang diskwento lang. Mas okay po yung libre kasi kahit paano may babayaran pa rin po pag 20% discount. Kaya yun po, mas convenient po pag libre. Dismayado rin ang kabataan party list sa pagtigil ng libreng sakay para sa mga estudyante. Aniya, kailangan palawakin ang tulong pinansyal sa mga estudyante at isabatas na ang mga panukalang makagagaan sa bulsa ng publiko gaya ng pagtanggal ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo at pagtaas ng minimum wage. Mahigit 1,000,000 ang naitalang gumamit ng libreng sakay mula Agosto. Student discount naman ang pinatupad ng MRT3. Hanggang ngayong Disyembre na lang tatagal ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel matapos laanan ng dagdag na 1.4 billion pesos. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.